Wala pa mang isang linggo mga idol simula nung nanalo itong si Stephen Curry ng kanyang 4th championship at ang kanyang unang finals MVP ay ito na agad ang kanyang mga haters. Isang ESPN analyst nga mga idol ang nagsabi na ito nga daw si Stephen Curry ay hindi na muling mananalo ng championship. Tapos na nga daw siyang manalo, tapos na daw siya sa 4. Parang hindi nga natututo mga idol itong mga haters ni Steph. Nung una si Kendrick Perkins, ganyan na ganyan din ang ginawa. Pinagdudaan si Stephen Curry at sinabing hindi na mananalo ng championship. Pero wala pa ngang isang taon ay pinahiya na agad siya ni Steph. Dinala ang kanyang team sa pang-apat nga nilang championship in 8 years. Tapos eto nga na naman mga idol, nag-uumpisa na naman sila. Pero sa katotohanan mga idol ay parang tinutulungan nila itong si Stephen Curry sa ginagawa nilang ganyan. Binibigyan nga nila ng motibasyon. Diba nga nung sa interview ni Steph matapos na manalo ng championship, sinoutout niya din ang kanyang mga haters. Ginawa niya nga raw yung kasing fuel, ginawa niya yung motivation all throughout the season. Yung mga pangdududa sa kanya at yung pangdududa sa kanyang team. At yun mga idol, nag-boost nga yun sa kanila para nga manalo ng championship. Kaya naman mga idol ang tanong ng maraming Warriors fans. Kailan ba nga daw matututo itong mga haters ni Stephen Curry? Ilang beses na nga daw sila napapahiya? Hindi ba nga daw sila nagsasawa? Pero anyways mga idol, para sa ating next balita, itong Sixers ay parang gusto nang itapon si Matisse Thybulle. Sinabi kasi ni Woj mga idol, Adrian Wojnarowski ng ESPN, kapag nga daw hindi ka pa natawagan ng Sixers at inoffer itong si Matisse Thybulle, ay baka naka-turn off yung phone mo. Ibig sabihin yan mga idol, tinawagan na ng Sixers ang lahat ng team. Inoffer nga itong si Matisse at mukhang ang rejected ang lahat. Mukhang ang ayaw nga nilang kuwanin itong si Thybulle mula sa Sixers. At ang maaring dahilan nga mga idol kung bakit tinatanggihan itong si Matisse Thybulle ay very one-dimensional player kasi siya. Sobrang galing niya nga mga idol sa kanyang depensa at kung gaano nga siya agaling doon ay doon naman siya ganun kahina sa kanyang opensa. Liability kung tawagin mga idol itong si Matisse Thybulle dahil sa isang side ng court nga lang siya magaling. Pero hindi pa naman huli ang lahat sa kanya mga idol, kaya niya pang i-develop ang kanyang opensa kagaya nga ng ginawa ni Kawhi Leonard from an elite perimeter defender to NBA superstar. Pero anyways mga idol, sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang galaw na itong ang team ng Washington Wizards. Dahil willing to discuss nga daw sila mga idol ang mga trade na involve itong si Kyle Kuzma at si KCP, ang mga player na nakuha nila sa Russell Westbrook trade. At move nga ito mga idol para ma-improve pa ang kanilang team. Very disappointing kasi sila mga idol last season. Akala nga ng mga Wizards fans, ayun na ang panahon para nga bumalik sila sa playoffs. Pero dahil nga sa kanilang naging underwhelming performance ay ito, ino-consider lang ang i-trade ng Washington Wizards itong si Kyle Kuzma at si KCP. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!